mabilis na naging top trending topic sa Twitter worldwide ang TV5 host na si Paolo Bigiones matapos kumalat ang Umanoy intimate video nito kasama ang isang di tinukoy na babae. Habang mainit na pinag-uusapan, mas piniling manahimik ng TV host. Muli toong Webes July 31, dumulog si Paolo sa PNP Anti-Cybercrime Group. Ang revelasyon ng 40-year-old na binata. Bago pa man daw kumalat ang naturang video, nakatanggap na siya ng series of letters na tila may layuning mang extort. Sa isa sa mga natanggap na sulat ni Paolo, sinabi ng di nagpakilalang tao and we quote, "Hawak ko ngayon ang mga sex videos mo. Madali naman akong kausap. Kung ayaw mong lumabas ito sa publiko, tawagan mo ako. Antayin ko ang tawag mo. Huwag mong patagalin. Mainipin ako." Unquote. May cell number pang iniwan ang nagpadala ng sulat. Hindi pinatulan ng TV host ang pamba-blackmail. A couple of days later, kumalat na nga ang nakaka-iskandalong video. Quoting the TV host, sinabi ng PNP na 5 taon na raw ang nasabing video at nakasave ito sa kanyang laptop. Unfortunately, nasira ang computer ni Paolo at kinailangan niya itong ipagawa. 3 months later, natanggap niya ang sulat na tila nambablackmail. Sa ipinadalang statement ni Paolo sa StarTalk, sinabi ng TV host, and we quote, "Those who aren't involved would just muddle the issue. There are bigger issues of extortion and blackmail, invasion of privacy, and violation of the anti-cybercrime law that need to be addressed. Let us all just help put a stop to this." Unquote. Samantala, eksklusibong nakausap ng StarTalk si China Roses, isang model at aspiring actress na nadamay sa issue. May mga lumabas kasing chismis na siya di umano ang babaeng kasama ni Paolo sa video. Ano ang ugnayan niyo ni Paolo? Paolo is boko yun. Para po sa mga nagpakalat sa video or sa mga taong akala or pinagbibintangan na ako po yung nasa video. Stop bullying me. Sa ilalim ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkopya at pagpapakalat ng larawan at video ng isang sexual act. Sino mang lalabag dito ay posibleng makulong ng hanggang 7 taon at pagmumultahin ng hindi hihigit sa 500,000 piso. Isinasaad sa Section 2 ng nasabing batas and we quote, "The state values the dignity and privacy of every human person and guarantees full respect for human rights. Toward this end, the state shall penalize acts that would destroy the honor, dignity, and integrity." Kung ngayon ang mga sex videos mo, madali naman akong kausap. Kung ayaw mong lumabas ito sa publiko, tawagan mo ako at antayin ko ang tawag mo. Huwag mong patagalin, mainipin ako. Ito raw ang laman sa isa sa 2 liham kay Paolo Bigiones, ng taong nagpakalat umano ng sex video ng TV host at anchor. Isinumiti niya ito sa Anti-Cybercrime Operations and Training Division o ACOTD ng Philippine National Police para magreklamo at humingi ng tulong na mahuli ang nagpapakalat nito. At talaga ang gusto ni Paolo kasi is to kung sino ba yung culprit to up, nung nag-upload ang video niya. Siyempre, yun ang talagang kailangan nating ma-file ng kaso sa ngayon. And gagawin ng Anti-Cybercrime is to determine kung sino yan. 5 taon na sa kanya ang liham na ito na tila pangba-blackmail. 2009 daw nang matanggap ito na sinundan pa ng isa pang liham at text message. After 3 months, nung pinagawa niya yung laptop niya, is may nagpadala daw sa kanya ng letter and text messages na kung hindi daw siya mag-reply o to respond on the letter, i-upload niya yung videos. Sa isang technician daw sa Quezon City, pinagawa ni Bigiones ang laptop. At sa inisyal na investigasyon ng pulisya, ipinasa pa raw ng technician na ito ang laptop ni Bigiones sa isa pang pagawaan ng laptop. Kaya pangunahing suspect ang mga ito na posible raw sampahan ng reklamong paglabag sa Republic Act 10175 o Anti-Cybercrime Law. Ang penalties nito is 100,000 to 500,000. Sir, may kulong pa yan? Pa? Yes, this is 3 years to 7 years. Base pa rin sa impormasyong nakalap ng PNP, sa Facebook umano unang na-i-post ang video at mahigit 1,000,000 beses na umanong na-i-share sa social media. Babala ng PNP kahit ang mga nag-share lamang sa social media at mga media organization na maglalabas ng imahe sa video ay maaaring makasuhan kung gugustuhin ni Bigiones. May tuturing daw kasing pagtulong ito sa naglabas ng sex video
At pwede raw mapanagot sa ilalim ng Section 5 ng Anti-Cybercrime Law. 1 million links or 1 million viewers. It's very hard. It will take time. Sa isang statement naman, kinundina ng Commission on Human Rights ang pagpapakalat ng video dahil daw malinaw na may paglabag sa karapatang pantao. Sinabi ng CHR na dapat mag-imbestiga ang otoridad at managot ang nagpakalat nito. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Bidiones pero wala pa siyang sagot sa ngayon. Cesar Apolinario, GMA News.